Magandang gabi sa inyo lahat. Sino ang naka-online ngayon? So, antayin-tayin natin para magtalakayan tayo. Okay? So, sound off lang kung sino ang naka-online ha, para babatiin natin. Okay. Okay. All right. Sound off ha, kapag sino yung nandiyan ha, para mabati ko kayo. Kararating ko galing sa Central Mindanao, sa area ng Maguindanao at Cotabato, sa South Cotabato, at marami akong natutunan naman sa aking pagbisita. Right. So yan, so antayin-antayin lang muna natin sino yung mga makarating, makasali sa ating talakayan ngayon. So, huwag niyong kalimutan, mag-sign up kayo. Okay, titignan ko muna dito. Titignan ko muna kung sino yung mga andito. Para mabati natin. Si Hot Potato, magandang gabi. Si Kathleen, laging present. Si Albi. Talagang ayaw magpatalo ha, yung mga taga-tanawan talaga eh, oh. Si Cho Marseng. Oh, magandang history doon. Marami tayong matutunan. At dahil dyan, ipamahagi ko sa inyo yung history ng Maguindanao, ng Sultanate ni Sultan Kudarat. At ang tawag doon sa unang sultanato ay Sultanate of Mindanao. Yun ang kinasakupan ni Sultan Kudarat. Astig yun. Pero ngayon, may mga lugar na nakapangalan kay Sultan Kudarat. Mayroong Sultan Kudarat, Maguindanao, which is near Cotabato City. Meron ding lugar na kung tawagin ay probinsya ng Sultan Kudarat. Ha? Ang governor natin doon ay si Governor Suharto Teng Mangordato. At dyan naman sa bayan ng Sultan Kudarat, no? Apoyan ni Sultan Kudarat ang mayor dyan ngayon, si Mayor Mastura. Magandang gabi sa inyo lahat dyan, sa mga taga Sultan Kudarat, Maguindanao. Assalamualaikum. At maging sa buong probinsya ng Maguindanao. Okay? Si AZ Patuinan, mayong gabi eh, tanong ko, ano ang kadete ng PMA Tanggal? Pwede ba siyang mag-NCO? Kung honorable discharge, yes, pwede siyang mag-NCO. At exempted na siya sa basic training kung natapos niya yung sa yung tawag namin ay pagka playbook, no? Yung meron kami tinatawag na NCBN, New Cadet Battalion, yung summer training. Pag matapos mo yun, katumbas yun ng candidate soldier na, no? Yan. Si Biyahe ni Adong. Jobert Abo, born and raised in Dato Piang. Oo. I know the story. Salamat, sir. Hindi ma-discriminate ng Muslim. Malate pa ako. Till now, ibang tingin ng mga tao. Hindi, noon yun. Noon. Jobert, ikaw ba yan, Muslim ka ba? Sa Dato Piang, halo ang tao dyan. May Kristiyano dyan at may Muslim. Noong unang panahon, nang wala pang gira, ay napakarami ng mga Chinese, no? Chinese merchants ay dyan dumadaong. At katunayan, si Dato Piang ay yung pangalan na Dato Piang ay mula yan ay kay Dato Gumbay Piang, ang anak o apo nung sinauna na Chinese na nakarating dyan. Okay? O, si Lawrence Huertas, magandang gabi sa lawigan ng Masbate. Kaya, tingnan niyo yung aking mug. Ibinigay ito sa akin ni
commander ng 6th Infantry Division si Major General Jubimax Uy. Siya yung commander ngayon diyan sa area at sa aking pagbisita. Sabi niya, ito yung aking pabaon sa iyo. So andiyan makikita ninyo ang kulay pula, yan ang Central Mindanao, no? Andiyan yung area na kinasakupan ng 6th Infantry Division. Yeah, dito nakalagay ang aking buko juice. Ah, sarap. Okay? Chinese ang angkan ng mga Muslim, makapag-asawa ng Muslim, hayaan niyo siya kapag nagkita tayo, kain ng tinapayan at pastil. Oh, pinakain ako diyan ni ano, ni Dato Victor, ah, sa mama. Marami akong kinain diyan, masarap, ha? Sabi ni April Aris, good evening sir, watching from Region 8. Sa Region 8 ka ba? Andiyan ka ba sa saan yan? Sa Samar? Okay. Si Noraline Sarmiento, good morning. Watching from Hong Kong. Si Mr. Hot Potato, mabuti ang mga content mo sir. Marami ako natutunan ng history ng Pilipinas. Yes, mahilig pa talaga sa history. At bilang nasa serbisyo militar ay nakikita kong kahalagahan ng history na matutunan dapat ito ng kabataan, pati namin ng mga commander dahil ika pa nga, kung hindi kalilingon sa ating pinanggalingan ay hindi tayo mapupunta sa patutunguhan. At maraming aral sa history maging sa pakikidigma at kung ano ang mga kaganapan sa unang panahon ay may mahuhugot tayo ng mga aral na siyang magbigay sa atin ng giya, guide, kung ano ang ating gagawin sa ngayon. Okay? So, ika pa nga, yung nangyayari noon ay mag-mirror sa mangyayari ngayon. Halimbawa, yung kaganapan sa na naging sakuna, no? Yung SAC-44 incident, ay nangyari na yan noon at yun ay sa Battle of Mactan. Kung susuriin mong mabuti ano ang kaganapan sa Battle of Mactan na siyang dahilan kung bakit nasawi ang explorer na si Portuguese na si Ferdinand Magellan at ang kanyang mga tauhan ay halos kaparehas yun sa nangyari sa SAC-44, yung mga bayani natin ng mga PNP officers. So, ayaw natin na mangyayari uli ang mga ganon, nakahindik-hindik na mga kaganapan dahil pwede naman nating aralin through history. Okay? And kaya nga nangyayaring history, sinusulat ng history para maging aral para sa kinabukasan. Yan, kahalaga yan. Okay. O, tama yun. Sabi ni Biyahe ni Adong, may nagtanim ng granada dyan sa plaza ng Dato Pia. Marami ang mga dahilan kung bakit may mga ganyan na kaganapan. Hindi natin kaagad na sabihin na iyan ay terorismo sabagkat ang pagsagawa ng mga terror tactics, paglalagay ng mga granada, paggamit ng panunog, pang-atake, hindi yan sa lahat ng panahon ay kagagawa ng teroristang grupo. Bagkus ay minsan ay ang may pakana ay ang mga nag-aaway sa rido, ha? Yung clan wars. At kasama na rin dyan ang desperasyon ng ilan sa ating mga kababayan kung mayroong nang-aabuso sa pangyarihan. At natututo kami sa mga aral na yan, no? Na may nang-aabuso sa kapangyarihan. Mm-hmm. Sir, para ko sa history sa nanganap ng martial law sa panahon ni Marcos. At titignan natin in the future. Maraming aral ang martial law at yung mga naitala ng mga pang-aabuso ng militar sa unang panahon ay ginagamit namin na aral, no? Para hindi gayahin sa kasalukuyan. At kung makikita ninyo sa martial law sa Mindanao noong 2017-2018 pagkatapos ng Marawi siege ay
pinakita ng Armed Forces of the Philippines, lalo ng Philippine Army, na kami ay tumatalima sa batas, no? Kami ay talagang rumirespeto sa karapatang pantao. Okay? So, right. Sino pa mga dito? Bago ko simulan ang aking may papapanood ako sa inyo at yon ay ang history ng Sultanato ng Sultan Kudarat. Ipamahagi ninyo itong content. Marami tayong matutunan dito. Hindi lahat ay aking alam. Pero gagawin kong paraan na ma-share sa inyo yung aking insights tungkol dito. Ano ang aking appreciation about history and how I use history to unite people and to address the armed conflicts in Central Mindanao. Mm-hmm. Sabi ni AZ Patwinan, we actually felt safer nung martial law dito sa dahil sa Marawi siege. Siyempre, kapag ipinakita ng mga sundalo at mga pulis na sila ay katiwatiwala at hindi nang aabuso ng kapangyarihan, kami ay mapagkakatiwalaan. Sabi ni Blaster Wesson, sir, pwede bang mag-change ng brand sa AFP kapag nakapasok na? The answer is yes, pero mahabang proseso, change of brands of service. Hindi basta-basta, pero mayroon akong nakikita na nagpapalit ng servisyo. Nagpapalit ng brands of service. Alright. So, so from here, sabi ni Albi Miliana, gawa ko sana kayo ng FB group. Yes, meron akong mga FB group actually, Albi. Kaya lang ang karamihan sa FB group ko ay Panay Military. Sige, meron akong ano, nakalimutan ko yung pangalan, Bayanihan para sa Kapayapaan, FB group ko yan. At pwede nating dagdagan ng isa pang FB group. Anong itawag natin sa ating FB group? O sabi niya, Hot Potato, Advance Happy, 300K subs. Oh, thank you very much. Oh, makita natin, dahan-dahan lang yung pag-usbong ng ating channel. Ang sa akin ay mga content na wholesome. Ah. Hindi pwede akong maggawa ng mga content na kalokohan na yun ang gusto ng karamihan. Kaya mabilis ang pag-grow ng kanilang channel dahil panay kalokohan. Hindi pwede sa amin yun sa servisyo. So we have to observe policies and unang-una sa lahat ang tinitingnan namin ay hindi namin ipahiya ang aming servisyo, ang sinusuot naming uniforme. So iyan ang pinaka-importante sa lahat, no? Hindi walang exemption, no? Kahit sino na officer. So yung aking presence sa social media ay sinisigurado ko na susunod ako sa mga pulisiya. At unang-una sa lahat, andito ako para makapag-ambag na rin sa information dissemination about the Armed Forces of the Philippines, sa aming serbisyo, at makaambag sa pag-unite ng Filipino people towards same direction. Yan yung sa akin, no? Ganyan yan. Kung makikita niyo, napakaraming nasa social media, pati mga kalaban ng Estado nasa social media. Tayo na sumusuporta sa mga usaping pangkapayapaan, pagkakaisa, eh dapat magkaisa din tayo, no? Hindi tayo magwatak-watak. Sabi ni Bardock, magandang gabi sir, from 12.05, Red Reserve Infantry Battalion, Sarangani. Sino bang ano nyo dyan? Sino ngayon yung inyong CDC commander dyan, o CDC director? Okay? Right. Si Christian Ebrio, pa-shout out. Oh, Christian, shout out. Yan. Oh, sino pa yung andito? Kantay pa ba kayo? Panoorin na natin ang ating ating content ngayon. Okay? So, simulan na natin ha. Ito ay kay JP Amazing Stories. I'm not sure kung well-researched yung kaniyang content o kumpleto ang kaniyang information. Ang iba kasi naglalagay sila ng content ay kulang sa context. Yung context, no? Minsan parang straight facts lang siya, kulang sa mga bakit, paano, yung mga ganun na question.
hindi nasasagot sa kanilang content. And ganun pa man ay magpasalamat tayo kay JP Amazing Stories. Maganda ang paggawa niya ng mga animation at makakatulong ito sa pagpaliwanag natin tungkol sa history ng Mindanao. Ah, sige, panoorin natin. Go, go. Ready na kayo? Ready? Go, go, go. Taong 1581 ay ipinanganak si Muhammad Dipatuan Kudarat o sikat sa tawag na Sultan Kudarat. Ang Dipatuan ay salitang Malay na ang ibig sabihin ay master at ang Kudarat na hango sa salitang Arabic na ang ibig sabihin ay power. Maraming bagay ang natutunan ni Sultan Kudarat mula sa pagkabata. Tinuruan siya magsulat, magbasa at mga bagay na may kinalaman sa sining. Sa murang edad ay natutunan niya ang sining sa paggamit ng espada. Ito ay sa pamamagitan ng kanyang tiyuhin na si Raasiruan, na isa sa mga nakatalo sa mananakop na Espanyol na si Esteban Figueroa. So ayan, si Sultan Kudarat sa kanyang kabataan ay hinubog na para maging isang mandirigma, no? At normal yon sa sultanate noong araw. Kung sino ang sultan ay hinuhubog din siya ng pagiging mandirigma. Kumbaga siya ang presidente, siya na rin ang general. Yan ang kaibahan ni Sultan Kudarat. Lodi, di ba? Oo. So, si Sultan Kudarat binanggit ni JP na siya raw ang nakidigma, nakatalo kay Esteban Figueroa. Itong si Jose Esteban Figueroa ay tauhan ito ng Spanish authorities, ng Espanyol na nanakop sa Pilipinas at siya ang naatasan na magkaroon ng Spanish expedition sa Mindanao starting in 1578, no, hanggang 1596, at nakarating siya sa iba't ibang parte ng Visayas, sa Sulu, at dito siya namatay sa Battle of Tambacan. Nagkaroon ng debate saan yung Battle of Tambacan. Sabi ng mga descendants, marami na ang mga descendants ni Sultan Kudarat, at ang iba ay nagsabi iyon ay sa bayan ng Kabuntalan. Pero ayaw magpatalo ng iba, sabi ay ito ay malapit mismo diyan sa may Tulay, malapit sa Cotabato, no? Pinagtatalunan pa kung anong barangay yan mismo, sa malapit sa Cotabato City. Ang klaro para sa akin, si Esteban de Figueroa ay napatay ng mga tauhan ng sultan. That was 1596. Bata pa si Sultan Kudarat sa panahon na yan. At ang naitala na kasama sa nakidigma dyan ay si Dato Sacagubal o si Dato Ubal. At kasama niya dyan ay si Sharif Ampatuan. Ang mga mandirigma na yon ang talagang siyang namuno. Sila ay members sila sa house ng ni Raja Buayan, ha? Ang Raja Buayan ngayon ay matatagpuan sa malapit yan sa Sultan sa Barungis, Maguindanao. There used to be one municipality called Sultan sa Barungis, ha? Si Dato Patagmama, siya yon si Sultan sa Barungis, at napuntahan ko mismo ang kanyang libingan nung nagpunta ako last week sa kanyang lugar. At tandaan natin, ha, hero. Maraming mga Espanyol ang dala. Kasama na dyan, ha, mga Christianized Indios from Visayas and Luzon ang kasamang lumusob dyan sa kasalukuyang Maguindanao. At si Esteban de Figueroa. Jose Esteban de Figueroa ay napatay sa Battle of Tampacan. At sa bakbakan na yan, walang sinabi. Kung ikumpara natin, sa tindi ng away, labanan, walang sinabi ang dinaanan ni Lapu-Lapu. Ha? Kaya pinag-usapan namin nung andon ako sa bayan ng Sultan sa Barongay sa mga descendants ni Raja Silungan at sa mga descendants ni Raja Buayan, ay pinag-usapan namin paano magkaraon ng bantayog, ha, bilang bayani ang nakapatay dito sa pwersang mapanakop
si Jose Esteban de Figueroa ng Spain. Dahil wala tayong nakikita hanggang ngayon. Consider dapat ito as hero ng mga Pilipino. Hindi lamang ng mga Moro. Hero ng mga Pilipino na kahanay ni Sultan Kudarat. Ayan. Ha? Iyan ang context dyan tungkol dito sa kay Esteban. Noong April 1596, sa Battle of Tampakan. Sa murang edad, ay nasaksayan din niya ang ginawang pakipagsandugo ng kanyang ama na si Sultan Buwisan sa mga namumuno sa Visayas Region upang palakasin ang kanilang alyansa at pagkakaisa laban sa mga mananakop. Ang pangyayaring ito ang isa sa mga dahilan kung bakit naging mas malapit sa puso ni Sultan Kudarat ang kanilang reliyon at mga nasasakupan. Siya ay pinanganak 6 na dekada na nakalipas nung dumating ang mapanakop na bansang Espanya sa pangunguna ni Ferdinand Magellan. 9 na taon bago planuhin ang pagsakop sa Rio ng Mindanao ay nauna nang nasakop ang Maynila sa pamamagitan ni si Magellan. Actually, ha, for your information, hindi naman siya ipinadala ng Kingdom of Spain para manakop. Ha? Hindi totoo 'yon. Siya ay pinadala para diskubrehin ang Spice Islands. At ayan ay sa kasalukuyang sa Maluku, yan ay sa Indonesia. Ang mga spices, pag sinabi yung spices, kasama yung mga sili, pampasarap sa pagkain yan. Kung ano-ano na mga pampalasa, no? Mga condiments, mga na kailangan para sumarap ang iyong pagkain, ha? Kaya spices. Kasama na doon ng sili, ha? Kung ano-ano, kung mga nakikita natin sa Malaysia at saka sa Indonesia at maging sa Pilipinas. At ang spices nung unang panahon ay katumbas, kung ngayon ay oil ang source ng power mo. Kung may marami kang oil, ay marami kang power. Kung noong araw, kung sino ang may control sa spice trade, ay siya ang may makapangyarihan. At doon sa tinatawag na Treaty of Tordesillas ay hinati ng Spain at Portugal ang mundo, ang mundo. Kung papunta ka dito, si Spain, kung papunta ka dito, si Portugal. So nabalitaan ng Kingdom of Spain na ang Portugal ay mayroong nadiskubre na source na ng spices. Dahil nung unang panahon, na parang mga pangatlo o pang-apat na pasa na sa kanila bago nakarating sa kanila ang spices, kaya naging mahal masyado, maraming middleman pinagdaanan, no? At dahil doon ay ginawa niya ng paraan, hanapin natin saan ang pinaka-source niyan, hindi lamang doon sa mga merchants through the Silk Road, ngunit kasama dapat yung pagdiskubre na saan ang pinanggalingan. Mahusay itong mga ito, eh. Kaya alam bilang isang Portuguese, nalaman ni Magellan na ang source nito ay somewhere in the Maluku Islands, no? Dahil dati siyang sundalo ng Portugal. At noong siya ipinadala, ang purpose ay hanapin ang mga source ng spice trade. Kaya lang hindi siya makadaan dito sa kabilang dako, ha? Hindi siya makadaan. Kaya ang ginawa niya, dito ang daan niya sa South America. Tatawid siya papunta sa from Atlantic Ocean to meron tinatawag ngayon na Magellan Strait. Yun ay somewhere in Peru o dun sa South. At doon siya lumusot from Atlantic Ocean, papunta siya Pacific. At napunta siya hanggang sa Cebu, no? Sa Cebu. At pagdating niya doon sa Cebu, nakaibigan niya, shortcut ko na lang, marami pa siyang mga island na dinaanan. At ang sabi sa kanya, kung mayroong hindi pagmamayari ng Portugal na madiskubre niya, ay ang kinin niya in the name of Spain, at meron siyang porsyento. May porsyento na ibibigay ang kaharian ng Spain, no? Si King Charles may ibibigay sa kanya. At kaya ang ginagawa niya,
kakaibiganin, sinasaywar niya yung mga kagaya nila Mabon, si Raja Kulambo, sinasaywar niya yung mga yon para mag-ooperate sa kanya. At nakita niya siga-siga yon si Lapu-Lapu, di ba? So ang ginawa niya ay inaway niya. Kaya sinabi ko sa inyo, lessons in history. Eh. So, hindi dapat siya mananakop, kundi makipagkaibigan. Dahil kung walang nagmamayari dun sa mga isla o mga teritoryo na kanyang makita along the way, ay may porsyento siya doon. Yan. Walang ano na manghagaw, makipagira, dahil hindi yon ang kanyang misyon. Tandaan ninyo, sundalo kayo, pulis. Kapag may binigay sa inyo na misyon, klaro yon ano yung misyon, ano yung objective na yon, paano mo i-achieve. Huwag kang magdagdag ng kuno anong misyon mo dahil mapapaham ka. Tandaan yun. Okay. Tuloy Miguel natin. Lopez de Legazpi. Nagkaroon ng sandugo si Miguel Lopez de Legazpi kasama si Raja Sulaiman at Lakandula. You can make contact with these civilizations and you do not need the government. Bilang tanda ng kanilang pagkakasundo. Sa panahong ito ay nasakop na din ang ilang mga lugar sa rehiyon ng Visayas. Ano ba ang pinagkaiba ng sultan sa Raja o sa isang lakan? Sa Luzon at Visayas ay ginagamit ang mga salitang Raja at lakan. Ito ay katumbas isang tao na may mataas na kapangyarihan, na mamahala sa isang pamayanan o namamahala sa isang grupo ng mga tao. Sa Mindanao naman ay kakaiba ang tawag dito. At ito ay ang sultan. Mas organisado ang kanilang gobyerno o pamamahala sa tao. Yung title na Raja, yan ay inspired sa Majapahit Empire. No? May cultural influences, kaya mayroon ng mga trading with the ancient Filipinos ng araw during the Majapahit Empire, kaya may tinatawag na Raja. That is not actually a Muslim title. No? Yung Sultan, yan yung Muslim title. Pero ayon sa kasaysayan, ay mayroong direct link ang sina Raja Lakandula, sila Raja Matanda sa Borneo. So, maaari din na ang mga sinaunang Muslim, inadapt nila ang titulo na yon, yung Raja, pero sila ay Muslim. Okay? So, sa South, dahil doon dumating ang mga Islamic preachers as early as the 1400s, ay mayroon ang nagkaroon ng mga title na Sultan. Sa Sulu, diba? Si Abu Bakar ang nakarating doon. Mayroon sila Makdum, Karimul Makdum, nagtayo ng sinaunang masjid doon sa Simunol Island. Yan ay sa Tawi-Tawi. At dito naman sa Maguindanao, sila Sharif Kabungsuan. Yung descendants yan, yun yung mga sultan. Alright? Sige. So ito na yung mga picture na kita natin. Ang tawag sa pamahalaan nila ay ang sultanato. At ang namumuno ay tinatawag na sultan. Ang kahulugan ng sultan ay ang anino ng Diyos na nasa lupa. So ang sultan ay, ang claim ng mga lineage ng sultan, sila ay nanggaling sa dugo mismo ni Propeta Muhammad, peace be upon him. So kapag ikaw ay galing sa sultan, royal family ka kasi galing ka doon sa mahal na propeta. Okay? So yan ang mga dito na si Abu Bakar. Naasawa niya yung anak ni Raja Baginda at pero kinoconsider din sa Tausug na ang pinakaunang sultan ay si Raja Baginda. Siya ang unang kilala doon na sultan dahil noong unang araw, noong unang panahon ay hindi ganoon kalakas ang ano yung mga Muslim yung kanilang rule dahil loose yung kanilang relihiyon dahil produkto ito ng trading with Muslim preachers, no, nakipag-trade, nag-ano, alam mo 'yon. Hindi talaga ang una nilang iniisip ay baguhin ko yung paniwala ng mga tao na to. So kung sino lang yung ma-persuade nila to believe in their religion, iyon. Na convince nila to embrace Islam. So ayan. Ang iba habang sila ay naging Muslim, ay may naniwala pa rin sila sa yung mga folk beliefs nila. So yan ang nung unang panahon. Kinilala din ng sultan sa katawagang Nasiruddin noong 1650 upang kilalanin ang kanyang kabantugan bilang pinakamakapangyarihan na namumunong Muslim sa rehiyon.
Si Muhammad di Batuan Kudarat ay naging sultan sa edad na 39 pagkaraan na mamatay ang kanyang ama na si Sultan Buisan noong 1602. Sa loob ng 50 taon ay naging sultan siya sa Sultanato ng Maguindanao. Hindi matatawaran na kanyang galing sa politika at bilang isang strategist. Sa kanyang panahon, bilang isang sultan, sinasabing naabot ng Sultanato ng Maguindanao ang glorious days nito. Lumawig ang nasasakupan ng sultan hanggang sa Lanao del Norte, Lanao del Sur, Cotabato, South Cotabato, Sarangani, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur at Maguindanao. Paano nga ba natalo ni Sultan Kudarat ang mga Espanyol na ilang beses? Bago pa maging sultan si Sultan Kudarat, ay maraming beses niya na nakalaban ang mga Espanyol. Sumusugod siya sa Visayas hanggang sa Maynila para atakihin ang mga kuta ng Espanyol. Si Sultan Kudarat ay meron niyang siyang detachment somewhere in Lamitan, may high ground dyan. Isa yan sa kaniyang detachment noong araw. At sa kaniyang pakikidigma sa iba't ibang lugar ay parang kagaya rin ni Chinggis Khan, nag-iwan siya ng mga tauhan to maintain that area. Parang detachment sa militar. Ah. So ganyan si Sultan Kudarat. At nang nakidigma siya somewhere in Lanao del Sur, ay nagkaroon siya ng nagkaroon siya ng pamilya doon at meron nga ang nag-claim na siya inilibing doon sa taong somewhere in 1637 na siya ay namatay sa, hindi ko sure yung year na yon, sa lugar sa Picong Lanao del Sur, no? Meron doon na Picong River na ayon doon sa mga descendants niya, no? Nagki-claim ang mga apelyido ng mga descendants niya doon ay Dipatuan, ay doon inilibing si Sultan Kudarat. Pero hindi payag dito yung mataga Maguindanao, particularly ang pamilya ni Dato Tukaw Mastura, ang kilala na direct descendants ni Sultan Kudarat, dahil ayon sa kanila, andun ang libingan ng kanilang ninuno. Ito ay sa bayan ng Sultan Mastura sa Maguindanao. Yan ay malapit din lang yan sa Cotabato City. Mga, I think, about 30 to 45 minutes lang yan pagpupunta doon. May dalawang layunin siya bakit niya ginagawa ito. Una, wasakin ang mga kuta ng Espanyol. At pangalawa, tulungan makalaya ang mga taga-Visayas at mga taga-Luzon. Ito ang dalawang dakilang hangarin niya. Meron na siyang idea patungkol sa layon ng mga ito na sumakop. Alam niya na ang mga Kastila mananakop ay isang malaking banta sa mga sultanato na nasa kapuluan ng Mindanao. Si Sultan Kudarat ay nakipagtulungan sa Sultanato ng Sulu upang salakayin ang seat of power ng Espanya na nasa Visayas. Mahalaga sa Espanya ang mga lugar ng Leyte, Bohol at Dapitan. Ngunit matagumpay na nasakop. Ang klaro dyan na makikita natin, ang Sultanate of Mindanao, hindi yan Sultanate of Maguindanao, Sultanate of Mindanao, at ang Sultanate of Sulu, Palau, and Palawan. Yung Palau, Sultanate of Sulu, Palau, and Sabah, yan ang tawag sa ancient maps ng Sultanate of Sulu. Sila ay mayroong alayan, siyempre parehas na Muslim, parehas na galing sa Malay race, diba? Sila ay nakikidigma laban sa mga Hapon. They never surrendered. Yun ang klaro dyan. And it should be recognized na sila ay talagang hanggang sa huling patak ng dugo ay hindi sila sumuko. Kung minsan nahikipag-usap sila, pero tuloy-tuloy pa rin ang laban. So kagaya lang din na mayroong nahikipag-negotiate, pero tuloy-tuloy ang labanan doon sa kabundukan. Ang pakipag-usap niya doon sa Sultanate of Sulu ay layunin na magkaisa ang Muslim people against a common enemy. Kumbaga, isa ang kalaban natin, no? Kailangan magtutulungan tayo. So, iyon ang ginawa ni Sultan Kudarat sa kanyang kapanahonan. Kaya ulitin ko, meron siyang detachment dyan sa kasalukuyang bayan ng Lamitan. May high ground dyan. Kung galing ka sa Isabela, nasa kaliwa, yung high ground ang location ng kanyang detachment. Kompleto ni Sultan Kudarat. Nakarating sa Gobernador General ang balita patungkol sa Mindanao.
Alam niya na hindi madaling palitan ang reliyon ng mga tao dito at ituro ang Katolisismo. Ang unang plano ng pamahalang Espanyol sa Mindanao ay simple lamang. Ang sakupin ng mga lugar at gawing papit ng Espanya si Sultan Kudarat. Naisip nila na hindi madaling mapabagsak ang mga Moro malibang gapiin ang mga pinuno nito at sila mismo ang magkumbinsi sa mga mamamayan. Narinig niyo yung salitang Moro? Sino nakakaalam? Anong ibig sabihin ng salitang Moro? Ayon sa kasaysayan, from 711 to 1492 ay sinakop ng Moors, no? Yun ay sa kasalukuyang bansa ng Morocco, mga Berbers. Sinakop nila ang Iberia. Ang Iberia ay ang dating ngayon ay kilala na ngayon sa Spain, no? Ang Iberia. At 700 years, about 711 years ay sakop ito ng Muslim. Naging Islam ang lugar. At nabawi lamang ito ng mga Katoliko, mga Kristiyano nung nag-asawa ang dalawang kingdom kay Philip at saka Isabella. And that happened in the late 1490s. At dahil doon sa lumakas na yung kingdom at nagkawatak-watak yung mga Muslim sa Iberia, ay napalaya sila lahat. Kaya nagkaroon naman ng Spanish Inquisition. At doon sa Spanish Inquisition, pinalayas ang lahat ng Jew na andoon sa Iberia, pati ang mga Muslim. Ang madugo na Spanish Inquisition ay nagkaroon ng karugtong nung nakarating dito sa kasalukuyang Pilipinas ang mga Espanyol. So pagdating nila, nakita nila may mga Muslim, ang tawag nila Moro. Ibig sabihin mga Moors, referring to the Muslims from Morocco na pinalayas nila doon. So nakita niyo saan ang pinagugutan ng word na yan. But ngayon ay inadapt na yan ng Muslim Filipinos na tawag sa kanila kay Moro, bangsa Moro, no? So inadapt na nila yon as a part ng kanilang identity. Okay? Sige, patuloy tayo. Napasakop sa mga Espanyol. Bilang tugon sa mga ginawang pag-atake ni Sultan Kudarat, ay gumawa din ng pagsalakay ang Espanya laban dito. Nasakop na yung Espanya sa Buanga noong 1665 at nagtayo dito ng kuta para sa kanilang hukbong pandigma. Dalawang taon na nakalipas at sumiklab muli ang digmaan ng magkabilang panig. Nangyari ang madugong labanan at malaking pagkatalo ni Sultan Kudarat noong 1637. Ang Gobernador General na si Hurtado de Corcuera ang personal na nanguna sa ginawang pagsalakay. Natalo si Sultan Kudarat dahil sa sanang puwersa na ginawa ng Espanya at ng mga Indios mula sa Luzon at Visayas. Ang mga Espanyol ay... So diyon yung makikita na sa pakikidigma ng mga Espanyol laban sa mga Muslim sa South o sa kasalukuyang Mindanao ay ginagamit ang mga Christianized Indios na dati ay sabihin na lang natin kapatid ng lahat, no? Parehas na nanggaling tayo sa yung 10 Bornean datos na nanglumipat dito sa Pilipinas dahil sa kaguluhan sa Borneo. Pare-parehas ang kulay, ang iba ay naging animists, ang iba ay naging iba-iba yung reliyon, iba ay naging Muslim. Ngunit pagdating ng mga Espanyol, pagbalik ni Legazpi at saka ni Ruy Lopez de Villalobos ay na-Christianize ang karamihan sa Luzon at sa Visayas at sila ang iba sa kanila ay ipinasok sa sabihin natin armed forces ng Espanyol, no? At ang puwersa na yon ay ginamit laban sa mga Muslim. At isa ito sa dahilan kung bakit parang likas na mayroong galit na sa mula sa taong taga Visayas at taga Luzon ang mga tao sa Mindanao dahil iyon nga nagamit sila sa pakikidigma noong unang panahon. O di ba, aral 'yan. So sa ngayon, ang ibig kong sabihin ay kung ma-assign tayo sa Mindanao, we must learn history. Alamin natin ang kaganapan sa history at ang ating messaging sa ating mga kapatid na mga Moro ay hindi ang dating natin tipong
para tayong mga crusaders o para tayong kaparehas lang din doon sa mga guardia civil o yung mga dala ni Corcuera o dala ni Jose Esteban de Figueroa. Kasi ang maalala nila by oral tradition, yung mga Kristiyano na sundalo ipinadala para lipulin ang mga Muslim. So kung ang pagsasalita, behavior natin, tayong mga sundalo, mga pulis, ang asal natin parehas tayo doon sa mga Christianized Indios, parang kaaway ang turing natin doon sa lahat ng mga Moro. At yan ang dahilan kung bakit mahirap makuha ang kanilang kooperasyon. Samantalang ang gusto naman natin sa kasalukuyan ay matapos ang lahat ng mga hidwaan sa Mindanao. Iba na yung context ng kasalukuyan at saka yung sa noon. Bagkos may mga lessons tayo na dapat lingunin, tignan natin, hugutan natin ng aral para ma-unite natin ang lahat sa kasalukuyan. May mga bitbit na baril maliban na sa mga espada. Ito ay hindi inaasahan nila Sultan Kudarat. Sinugod na mga ito ang Lamitan. Ang Lamitan ay matatagpuan sa may Lake Lanao. Ang Lamitan ay isang napakatibay na kuta ng Sultanato ng Maguindanao. Ang layo na pagsugod na ito ay upang mapabagsak ang Sultanato ng Maguindanao at mapahina ang depensa nito. Si Sultan Kudarat ay pinungunahan ng nasa 2,000 mga mandirigmang Muslim. Ang mga ito ay masusing sumailalim sa pagsasanay patungkol sa pakipagdigma at sa tinatawag nilang Juramentado. Ang Juramentado ay mga lalaki mandirigmang Muslim na inaasahan nilang mamamatay sila habang sila ay nasa gitna ng labanan. Ang Juramentado, ang unang nakilala sa kasaysayan Juramentado ay doon sa Lanao del Sur, Lanao del Norte area. Pero masumikat yan pagkatapos ng Battle of Budbagsak, Budaho, 1906 and 1913. At iyon ay sa Sulu, na kung saan yung mga tauhan ni Panglima Hasan ay ginamit ang mga kababayan, mga tausog, para sugurin ang mga tauhan ni John Pershing sa naturang pakikidigma doon. At yung Juramentado na yan actually ay ang tunay na pangalan niyan ay Parang Sabil. Parang Sabil nila na mas mapupunta ka sa langit kung ikaw ay mamatay bilang mujahid kung ipinagtatanggol mo ang relihiyong Islam at ang mga Muslim, yung umma. Kung gagawin mo yon, it is glorious to die. Parang it is better to die for your country. Kaya marami man ang namatay doon sa naturang, ang tawag doon ay massacre dahil talong-talo yung mga maninuno nating mandirigmang tausog, bagkos ay kinilala ng mga Amerikano. No? Ang unang kumilala sa Juramentado ay mga Espanyol, ang sumunod ay ang mga Amerikano. No? 1906 and 1913. At sa kasalukuyan, may iba na ginagamit pa rin ang parang sabil pero binaluktot nila yan dahil wala nang pakialam kahit sino-sino ay binubomba. Hindi na yon ang tamang konteksto sa parang sabil na ginamit ni Panglima Hasan. Yung ngayon ay talagang terorista. They don't care if they kill innocent civilians. No? So yan ang nangyayari. May nang bubomba diyan sa Tacoron, Coronadal, kung saan-saan. Hindi na yon ang kaparehas ng pagsasakripisyo ng buhay ng mandirigma sa panahon ni Panglima Hasan at sa panahon ni Sultan Mantilan at yung mga mandirigma ni Sultan Kudarat sa Sultanate of Maguindanao. Ang isang mandirigmang Muslim na dadaan sa ganitong estado ay dapat mag-alay ng mga dasal at magsagawa ng mga ritual upang ihanda ang espiritual at isip nila. Hindi nila inaasahan ang lakas ng baril ng mga Espanyol. Kaya natalo sila Sultan Kudarat at ang kanyang hukbo. Ang Muslim na ayaw sumuko sa kapangyarihan ng Espanya at ayaw talikuran ng Islam ay pinili na lamang kitilin ang kanilang mga buhay. Noong makita ng asawa ni Sultan Kudarat na malapit na sila matalo, tumalon ito sa bangin kasama kanilang sanggol para hindi na nila maranasan ang kahihiyan
pag nahuli sila ng mga Espanyol. Nasa 70 mga Muslim ang pinugutan ng ulo at inilagay sa isang lugar na makikita ng mga kapwa nila Muslim. So nakita nyo na ngayon, sino ang unang namumugot ng ulo? Iyon ay ang mga Espanyol. At dahil sa galit na yan ng mga Muslim, ng mga Pilipino, ay nagkaroon ng bawian. Ginagawa rin nila yan sa mga Espanyol. Para ipakita ng Espanya ang kanilang kapangyarihan. Si Sultan Kudarat ay tumakas na may tama ng bala sa kanyang kamay. Inilipat niya ang lukulukan na kapangyarihan ng sultanado na Maguindanao sa Pulangi. Matapos malaman ni Sultan Kudarat na tumulong ang mga kapwa niya Muslim, lalo na mga leader sa mga Espanyol upang mapabagsak ang lamidan, ay nagsalita ito at sinabi ang kanyang mga hinanakit. Anong ginawa niyo? Bakit kayo nakipagtulungan sa mga Espanyol? Alam niyo bang gagawin nila kayo maalipin? Tingnan niyo ang mga sinakop nila magigiting na bansa. Hindi maiwasan, nasa nakalagay din sa kasaysayan na ang iba sa mga member ng royal family ay ginawang asset ng Espanyol, no? Kahit sa panahon ng mga Amerikano. At hanggang sa ngayon, kung tanungin mo ang mga descendants ng mga nahati-hati ng mga royal family, sasabi nila, collaborator si ganito na pamilya. Naririnig natin yan hanggang sa ngayon. Hindi natin pwedeng husgahan kung ano yung mga dahilan nila nung araw, bakit sila ay nakipag-collaborate. Maaring para mag-survive ang buong pamilya. Ngunit para kay Sultan Kudarat na isang mandarigma, talagang ipaglaban ang kanyang bayan hanggang sa huling patak ng kanyang buhay, ay sinisingil niya yung kanyang mga pinsan, no? Dahil malaking pamilya na yan. Actually, nung araw, hindi lang si Sultan Kudarat sabihin natin na sultan. Maraming mga nakilalang sultan, no? Mayroong sultan sa Kabuntalan, di ba? Later on ay nagkaroon ng sultan sa Kabuntalan. Meron yan sa downriver, midriver, at saka doon sa upstream. Yun yung Raja Buayan. Ang gitna-gitna ay yung Kabuntalan. Okay, yung sa baba-baba ay yun yung kasalukuyan, ha? Diyan sa Sultan Mastura, yung area na yan. Sultan Kudarat, Maguindanao. Yan. Nahati-hati na kasi yung Sultan Kudarat. Meron ng Sultan Mastura. Nalipin nila. Tingnan nyo ang mga Tagalog. Ang mga Bisaya, pinapahirapan nila. Inaalipin nila. Sa tingin nyo, hindi nila gagawin sa atin yan? Nang masabi niya ang lahat ng hinanakit niya, hinikayat niya muli ang mga ito na sumangib sa kanyang panig at protekta na kanila mga nasasakupan. Ipinaliwanag niya sa mga namumuno sa iba't ibang lugar ang pwede mangyari sa ginawa ng mga ito na pagtataksil. Pagkatapos niya magsalita, ay muling pumanig sa kanya ang mga kapwa niya Muslim. Ang mga nagtaksil kay Sultan Kudarat ay hindi na muli nakipagtulungan o nakipagsabuatan sa Espanya. Sinunog din nila ang mga kuta ng mga Espanyol na nasa kanilang mga lupain. Noong 1642, 5 taon na nakalipas, matapos sa mandugong labanan sa Lamitan, ay muling sumugod ang mga mandirigmang Kastila at Indios. Sa pagkakataong ito, ay lubhang nakahanda na si Sultan Kudarat. Ito yung sinasabi niyang Lamitan, Ramitan yan, no? Ayan ay doon sa Pikong. Dahil galing sa dagat, napapasok yan hanggang doon. May river doon. Malalim yan noong unang araw. Diyan ay kayang pasukin ng mga barko ng mga Espanyol during that time. Tamang ibang mga dato. If you're making contact in a pure-hearted way, they're going to come. They want us to do... Dito na nila natalo ang mga Espanyol. Matapos makuha ni Sultan Kudarat ang tiwala ng mga dato, ay nagpasya siyang mas palawakin pa ang pakipag-alyansa hindi lamang sa mga karating lugar, kundi sa ibang bansa pa. Dahil sa kanya angking karisma at galing sa politika, ay hindi nabigo sa Sultan Kudarat na makuha ang pakipag-alyansa mula sa ibang bansa. Napalawig ni Sultan Kudarat ang kanyang alyansa sa malaking bahagi ng Mindanao na umabot pa sa Indonesia, Malaysia at Brunei. Pagkatapos ng mga ito, ay nagdeklara agad siya ng digmaan laban sa Espanya noong 1656. Ayon sa kasaysayan, sama-sama lumaban sa Espanya ang Sultanato ng Sulu at Sultanato ng Brunei. Kasama niya rin ang Sultanato ng Goa at Sultanato ng Ternate na parehong nasa Indonesia. Kasama na ang Sultanato ng Maguindanao sa pangunguna ni Sultan Kudarat. Simula 1656
hanggang 1658 ay nagsagawa ng magkakahiwalay na pagsalakay ang limang sultanato sa mga kuta ng Espanya na nasa Visayas region. Nakumbinsi din ni Sultan Kudarat na lumahok sa pakidigma ang mga Dutch. Ito ay sa pamamagitan ng kanilang trading company na Dutch East India Company. Madali niya nakuha ang oo ng mga Dutch dahil bago magsimula ang digmaan ay nakipagkalakalan na ang mga ito sa kanila. Madali din nagbigay na pakipag-alyansa ang mga Dutch dahil sa mahigpit na kalaban nila mga Kastila sa Southeast Asia noong mga panahon na ito. Nagpapaliksa ng dalawang bansa na makapasok sa region. Kaagaw ng Dutch ang Spain, no? Sa mga teritoryo na inaako nila, no? Sa Southeast Asia. So ang Dutch ang nagtatag ng Batavia, ang kasalukuyan na Indonesia. So dahil magkatabi lang yung Borneo, ang Southern Philippines at ang Indonesia ay nagtatagisan sa influence ang mga European powers hanggang dito. Ninanais ng parehong partido na sila ang mamuno sa monopolyo ng spice trading na laganap sa reyon. Si Sultan Kudarat ay naging malaking banta sa Makastila. Siya ang tinuturing na pinakamalaking kaaway ng imperyo at dahilan kung bakit hindi nila lubos na mapasok ang Mindanao. Ang naisip na lamang na paraan ng kaaway ay magbigay ng malaking pabuya sa sino mang makakapatay at makapagdala ng ulo ni Sultan Kudarat. Pero walang sumubok na gawin ito. Sino ba naman ang mangangahas na pugutan ng Sultan? Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan ng dalawang partido noong 1665. Hindi dahil sa nagkaroon ng pagkakasundo, kundi dahil umurong ang hukbo ng mga Espanyol pabalik na Maynila. Ito ay dahil sa banta na pagsakop ni isang Chinese na si Kong Singa sa Manila. Ayon sa kasaysayan, ang pag-alis ng mga hukbo ng Kastila at yung kinatatako nila na Chinese ay iyon ay isang tigasin na pirata mula sa Southern China. At isa iyon sa dahilan kung bakit nagkaroon ng massacre ng mga Chinese ito ay sa Manila. So matagal nang mayroong mga Chinese sa Manila at nagkaroon ng massacre dahil ang iniisip nila baka ay pumapanig pumapanig yung local population ng Chinese doon sa pirata na galing sa Southern China. At ang iba sa mga Chinese ay actually lumipat sa Mindanao dahil meron ding maraming mga Chinese people na naninirahan na sa mga iba't ibang mga lugar, sa Sulu, sa Mindanao, no, lalo na doon sa mga may mga port. At iyon ay yung mga communities sa sa gilid-gilid ng Rio Grande de Mindanao hanggang doon sa Buluan River. So sa kasalukuyan na Barangay Pandag sa Pandag Mindanao na dati ay parte ng Buluan ay meron doon mga descendants ngayon ng Chinese, no? Sa Buluan maraming mga Chinese. At ang kasalukuyang mga Muslim na Mindanaon ay may mga dugong Chinese. Lalo na diyan sa Dato Piang na ang mga namumuno sa gobyerno sa lokal, no? Sa munisipyo ay mula sa descendants ni Dato Gumbay Piang na anak ng isang Chinese, no? Yon ang parte ng kasaysayan. Pagtigil sa paglaban ay dahil sa napagtanto nila noong panahon na yun na ang pagpaglaban sa mga Moro ay walang bunga at isang malaki pag-aaksaya ng oras at pwersa. Ngunit hindi na ito lubos na nakita o naramdaman ni Sultan Kudarat dahil sa kanyang pagpanaw noong 1671. Ang kabayanihan ni Sultan Kudarat ay nakilala lamang 300 taon na nakalipas. Salamat sa mga sweet na nakapagsulat na kasaysayan patungkol sa namayapang sultan. Pagkatapos na siya ay mabuhay na marangya, ay namatay si Sultan Kudarat sa edad na 90. Hindi niya ipinaliwanag saan namatay si Sultan Kudarat, saan inilibing si Sultan Kudarat. Na ulitin ko, doon sa Ramitan, sa Pikong Mindanao, na doon naganap ang matinding bakbakan sa pagitan ng sultanato at ng mga Espanyol, ay may nag-claim na siya ay doon nakalibing. Yung Dipatuan family,
na yan ay nasa Lanao del Sur. Ngunit ayaw naman sa Mastura family, direct descendants din yan ng ni Sultan Kudarat, ay doon nakalibing sa kasalukuyang bayan ng Sultan Mastura. Pinuntahan ko ang dalawa ng mga libingan na ito at siyempre I am not in the position to tell you which one is the correct burial ground of the Sultan. Parehas sila na may pinipresent pero mas may mga ebidensya na ipinapakita ang grupo ni Dato Tukaw Mastura na doon talaga nakalibing sa kanilang bayan ang kanilang lolo. So ayan ha, nakita natin sa kasaysayan na yung kagayan ni Sultan Kudarat never surrendered to Spanish authorities. And marami ang naipakita niya na ehemplo ng pagmamahal sa ating bayan at ehemplo ng paano ipagtanggol ang mamamayan, no? Na dapat ganon ang mga kasalukuyang mga sundalo. Hanggang sa huling patak ng dugo ay talagang lalabanan natin kahit sinong malakas na puwersa kaya, no? Hindi mo kayang talunin ang will to fight ng mga Pilipino. Okay? So, Harinawa, ay meron kayong natutunan at sasagot ako sa inyong mga, kung meron kayong mga question, feel free na magtanong kayo, no? At sasagutin ko. Si Will Rose Alivar, good evening. Kano-ano may aking sundalo? Si Sir Randy Alivar. Ha, kamag-anak mo ba? Sabi ni Danilo Diaz, proud, takorong noon. Miss ka na namin dito sa SK. O, andyan ako nung ilang araw lang nakaraan. Ha? Diyan ako sa Takorong Sultan Kudarat. Ang Takorong, ha? Danny, ang Takorong ay barangay lang yan ng Buluan. Ha? So, ayan, ha? Sa kasaysayan, ang Buluan ay isang napakalaking bayan. Diyan, yung mga Mangurudato family ay mula yan sa kay Raja Silungan. Nabanggit kanina ba? Raja Buayan sa Silungan, Raja Silungan sa Buayan. Yan. So, yun ang family nila. Si Sultan Kudarat, ano ang tribo niya? Magintanaon. Iranon Magintanaon. Ha? Yun ang family nila. Okay? Si Angelo Calzado, shout out daw. Sabi ni Johnny, tips po para makapasa sa PM Triple PMA entrance exam. Madali na may entrance exam. Ah, kapag hindi ka mamayabas sa mga subjects mo sa high school, kayang-kaya nating ipasa yan. No? English, mathematics, madali lang. Ayan. And content daw tungkol sa pep talk sa Korean War. Oh, sa sunod. Oh, ipaliwanag natin yung kabayanihan ni Captain Conrado Yap ng 10th Battalion Combat Team. Isa sa mga combat teams na ipinadala na part ng Philippine Expeditionary Force to Korea. At iyon ay commitment ni Elpidio Quirino as United States of America, no? Anong mga panahon na yon. At yung mga Pilipino ay nagpakita ng matinding katapangan sa isa sa gera, isa sa mga battles doon, yet ang Battle of Biultong na kung saan ay naging awardee ng Medal for Valor si Captain Conrado Yap. O sige, sa sunod, titingnan natin, no? Kung maano natin, maaaral natin yan. Greetings from Puerto Rico. 24th USMC, oy, Marine Expeditionary Unit, si Team Wolves din. Oh, andyan pa rin pala kayo sa Puerto Rico, meron pala kayong ano dyan, meron pala kayong station dyan. So, ang Puerto Rico ay isa sa protectorate ng United States of America, pero hindi siya talagang kasama sa states ng Amerika. Tama ba? Oo, hindi pa. Sabi ni Johnny Espapa, salamat sa mga content nyo, na-inspire po ako sa inyo at gusto ko po maging isang public servant na katulad nyo balang araw. Maraming klase ang mga public servant, mayroong mga teacher,
mayroong nasa elected positions, mayroong nasa civil service, mayroong nasa police, sundalo, uniform, men, pili ka lang. Kung saan ka masaya? Ako, masaya ako sa sundalo. Kung hindi ako naging sundalo, siguro ako ay naging bugado dahil yung nag-aral ako sa Mindanao State University sa Marawi City, ang kinuha ko ay accountancy dahil gusto kong maging abogado. Ayan. So, Team Wolves. Okay. So, meron nga kayo dyan. Sige, regards sa maraming Pilipino, usually, no? Sa US Navy at saka sa US Marine Corps ay maraming mga Pilipino, Filipino-Americans na nag-ano dyan, ha? Nagsali dyan. At yung pagpunta ng mga Pilipino sa US, United States, ay matagal na yan sa kasaysayan ng, sa panahon pa ng Spanish galleon trade. Ang iba sa mga Pilipino na nasa galleons ay tumatalon pagdating sa United States of America. At sa panahon ng American colonization sa Pilipinas, ay mayroong mga pinapadala sa Hawaii, sa Guam, para maging magsasaka. Ha? Sila ang ipinalit doon sa mga Hapon na nag-aalboroto dahil sa hindi magandang pagtrato sa mga workers sa sugarcane plantations. At kaya dumami ang mga Amerika, mga Ilocano na naging Amerikano na ngayon. Tanongin niyo sila dyan, ha? Sa Hawaii at saka sa Guam. Okay? Sabi ni Rez Melgar, Sir, bakit marami Ilocano sa South Cotabato at Sultan Kudarat area? Ang pagdami ng mga Ilocano sa South Cotabato at Sultan Kudarat area ay ang tinatawag na policy of migration. Nagsimula yan sa panahon ng Amerikano sa Commonwealth period at ipinagpatuloy yan kahit sa panahon ni Magsaysay. Ang policy of migration at maging sa panahon ng mga Espanyol at yung Torrens Land Titling System ay naging dahilan ng mga conflicts, no? Napagkakaitan ang mga tribo kagaya ng Tiduray at yung mga Magindanaon sa sarili nilang lupa, no? At sa pagdami ng mga settlers ay yung settlers ay ang naging taga-Tagaluzon, Visayas ay nagkaroon ng halimbawa tig 10 hektarya at palayo ng palayo, pabundok ang mga Muslim na siyang may-ari doon sa mga lupa. And later on, nagbabago yung mga dynamics kasi meron ding mga pagkakataon kagaya doon sa area ng Sultan Kudarat, halimbawa sa area ko doon sa President Quirino. Katabi iyan ng Lambayong, di ba? Yung tawag din natin ay Don Mariano Marcos, maraming mga Ilocano dyan, ay nakakabili sila ng mga lupa mula doon sa mga ninuno ng mga Magindanaon. Ngunit, sabi-sabi lang, wala namang kasulatan, kaya nag-cause din yon ng gera na ang iba ay nararamdaman natin hanggang sa ngayon. So, ayan. Sabi ni Johnny, yes papa, ano ang mga karanasan niyo sir sa martial law ni Marcos? Bata pa ako noon pero nakita ko na mismo sa aking lugar, no? Mayroon doon na 57 PC company. Magpakatuto tayo, mayroong mga abuses yung 57 PC company. Kaya tinatawag sila ng mga tao doon, 57 PC company. So sabi ko nung bata pa ako, hindi ko gagayahin ang mambubobog, mang-aabuso, magbubuntis sa barangay dahil lalong mag-NPA ang mga tao. O, yan. Mga nakalista yan, ha? Sa kasaysayan. Wala na tayong magawa doon. Ang importante, i-correct natin and we have to recognize those wrongdoings in history. Ha? Kailangan yun. Okay. Hindi naman land grab binili ng mga Tagaluzon at Bisaya, sabi ni Giacomo. Yes, mayroong bili, mayroong occupy. Dahil sabi pa noon ay punta kayo sa land of promise. Malawak ang mga lupain, walang may-ari. Pero hindi nila nire-respeto ng halos lahat ng lupa doon, either pagmamayari ng mga tribal people at ng
mga Mindanao. Noong unang araw, ang mayari ng lahat ng lupa, of course, sa Muslim communities ay ang sultan. Siya ang mayari pero wala siyang papel. Sabi-sabi lang, ha? And even among Muslim communities ay nagkaroon ng mga land conflicts dahil dumadami ang mga families ng mga sultan. So halimbawa sa Raja Buayan, nagkaroon na, o sige, ikaw, sultan ka rin, o sige, diyan ka, sultan sa Bakat. O ikaw, diyan ka sa kabila, sultan sa Barungis. Okay? So meron, sultan doon sa Kabuntalan. O ganyan yan, para hindi mga mag-away-away. Doon sa Libutan. Yan ay malapit, Libutan, malapit niya sa Dato Piang. O ikaw, sultan, ikaw, diyan ka sa area na yan, ikaw yung dato diyan. Yung lupa diyan, sa iyo yan. So nagkakaroon din ng mga awayan among Muslim royal family members. Ayan ang katotohanan. Marami, sabi ni Rez Milgar, sir, marami kami kamag-anak dyan sa Lambayong, malalaki lupa nila, fourth generation Ilocano, kami sa Mindanao, taga-Tantangan kami. Ang Tantangan ay partya ng Buluan. Kung partya ng Buluan, ibig sabihin ang may-ari ng lupa dyan sa Tantangan ay walang iba kundi ang pamilya, halimbawa, Mangudadato, mga Ellen family. So, ayan yan, yung mga descendants ng mga sultan. At yun nga, hindi ko masabi alin ang nabili, alin ang binigay, alin ang inoccupy. So, ayan yan, sa Tantangan. Okay, nung may titulo na nakuha ang gobyerno, ang lupa sa Mindanao, hindi na in-honor declaration. Yan. Sir, sana maayos ang baha sa Dato Salibo sa Pagatin papuntang Salbo. Yes, ang unang gagawin natin dyan, sino yung nagpatayo ng gasoline station dyan, nakaangat? biyahe ni Adong. Mayroon nagpapatayo dyan, di ba? Tapos dahil nasara yung daanan ng tubig, umangat na naman yung tubig. Kaya ang ginagawa ni Governor by Mariam ay pinadala niya din yung Water Master. Tama ba? Yung Water Master para i-clear yung waterways. At lagyan ng daanan. Yung daanan ng tubig. Kasi kung sarahan mo, tataas ang tubig. So, aabot doon sa mga bahayan. Kawawa yung mga kababayan natin dyan, panay pataas. Lagi silang nagtatambak para tumaas ang kanilang mga bahay. So, therefore, kung mayroon tayong gagawin ng mga development, it should be conflict sensitive. Dapat sustainable. Hindi yung nagkaroon ka ng development, gagawa ka ng ganitong mga estruktura, ngunit masarhan mo yung waterways, ang mangyayari ay maapektuhan yung pamumuhay ng mga tao. Kawawa naman. Alright? Sabi ni Gerald Pusol, good evening sir. Allowed po ba training ng military yung pagsuot ng correctional glasses, eye glasses ng kadete? So kung pasado ka ng ang mata mo doon sa exam, sa physical medical exam, kung correctional ang gamit mo, I think no problem. Sabi ni Giacomo, sir, pa-shout out sa mga kids ko sa Bicol na sina Simon and Sabrina. Simon and Sabrina and Mrs. ko na si Lynn. Thank you. Saan ka ba? Nasa New Zealand ka ba? New Zealand? Okay, lagay ka na. Hindi pa ako nakapunta ng New Zealand. One day I will go there. Christopher Adriano, sabi niya, nakarating na ako sa Siasi, Lugos, sa Holosulu, sa bundok ba na yun na Siasi, namamahay ang mga Abu Sayyaf kung meron pa man. siguro tumatawid sila kapag magtatago mula sa otoridad. Yan yan. Sabi ni Andre Ramirez, sir, kung nagka Marawi Shades ba, na-assign ka rin ba sa Marawi? Hindi ako na-assign sa Marawi, ngunit nag-aral ako sa Marawi sa Mindanao State University noong 1989 na matawag ko Maranao. Sir, ano ang masabi niyo kay President Ferdinand Marcos? Rest in peace, Mr. President. Sir, pa-shoutout po sa tropang Navy, schooling ngayon sa ACS Class 65. Oy, galingan yung pag-aaral ha. Social distancing. Oo. Sabi ni Zeus, sir, pwede ba mag-apply sa sundalo kahit 35 years old na po ako?
anak ko, sobrang late ka naman. Ha? Sobrang late ka naman na mag-apply. 35 na, hindi na pwede yan. Ha? Kasi dapat you must stay in the service for 20 years minimum para magkaroon ka ng pension. So, ibig sabihin, not more than 36 years old. At kung yan ay para sa special enlistment. Sabi ni Bianero, sir, sana maraming katulad ng opisyal ng militar na kayang ipagtanggol ang mga mamayan. Hindi na kailangan ng gera. Maraming makausap na commander at mamabalik sa gobyerno. Yes, we are not supposed to make war with our own people. Ah? Kung magsundalo ka, Adong, ah, hindi pwedeng girahin natin ang sarili ating kababayan. Bagkos ay sila ay kausapin natin sa ngalan ng kapayapaan, magkaisa. Ang kalaban natin ay kahirapan, ang kapabayaan, ang kamangmangan, yan ang kaaway natin. Ha? Hindi iyong kaaway natin may mukha na siyasigan ito, siganyan at barilin natin. Kapag maayos ang ating pakikipag-usap, magkaintindihan at mailatag natin ang mga serbisyo publiko, walang rason na mayroong lalaban sa ating gobyerno. Bagkos mayroong mga tigas ulo, talagang mayroong kalagyan. Kapag tigas ulo, di ba? So, ganun talaga yon. Trabaho ng militar ang ipagtanggol ang mamamayan laban sa kahit sinong gumagamit ng karahasan. Sige, malapit na tayong matapos ha. Sir, sabi ni Christopher Adriano, sir, yung mga Taliban ay talagang matatapang. Kahit hindi sila trained kagaya ng military dahil nakuha nilang experience sa pakikipaglaban. Of course, dahil meron silang cause. Meron silang ipinaglalaban at yon ay ang kanilang kasarinlan. 20 years ang kanilang inantay para makuha nila ang kanilang hinahangad na mabawi nila ang kanilang bayan. Dahil sa paningin nila, masyadong nangingialam ang mga Amerikano sa kanilang bayan. Yun ay ayon sa kanilang sinasabi at kaya nagantay sila ng 20 taon para mabawi nila muli ito sa puwersang dayuhan. Sabi ni Johnny, yes papa, sir, totoo ba na may master's degree po kayo ng public administration ayon po sa Google? Yes, meron akong master's degree at nakuha ko ito sa Polytechnic University of the Philippines. No? Diskarte lang yan, makapag-aral tayo. At nung ako ay nasa Australia, nagkaroon uli ako ng master's degree in military and defense studies. Ngayon, nag-aaral pa rin ako. Ganyan. Yung pursuit of excellence ay patuloy dahil hindi pwedeng natutulog yung utak, hindi na natututo, parati nagbabasa. Pakita ko sa inyo, halimbawa, mga binabasa ko, libro, tuloy-tuloy ako nagbabasa, yan, Partners in Command, para malalaman ko kung paano mamuno sa higher level of command. Meron din kami dito, mga libro. Naaral namin paano i-address yung threat sa Abu Sayyaf in Sulu. Ang purpose ay makikita natin na ano yung root causes ng problems, ano ang mga approaches na hindi masyadong ginagamitan ng karahasan. Yan. Sabi ni Gabriel Barba, gusto ko rin po na maging isang ranger. Madaling sabihin na gustong maging ranger pero mahirap gawin. Ha? Kasi kulibagtong doon, ha? Mahirap doon. Sir, alam niyo bang history ng contested islands sa South China Sea? May idea ako dyan. Idea lang, hindi ko lahat alam. Contested area nga naman talaga yon ang ayon sa mga Chino sa kanila yon dahil ayon sa mga historical claims. Noong unang panahon, sila daw ang naghahari sa lugar kagaya sa 1400s sa panahon ni Zide, na ang kaniyang general ay si Zheng De, ay meron silang fleet, isang armada na nangangalakal sa Indo-Pacific region. At yung lahat ng nasa area na yon, mga isla from Sri Lanka, Indonesia, Malacca, ay kanilang pinupuntahan at nai-influensyahan at nagiging tribute prayers, nagpipay ng tribute sa kanila. Ibig sabihin parang nagtatax. So, parang sabi nila, hindi, amin itong mga lugar na ito. And sa atin naman, ay meron din tayong basis sa ating claims ayon sa international law, yung United Nations Conventions and the Laws of the Sea. So, 1970s, 1974, ay
meron tayong claims sa panahon niya ni President Marcos at iyon ang ginamit natin, nag-occupy tayo ng about 9 islands. So gamit natin yung UNCLOS na ang China ay isa sa pumirma sometime in 1982. At ngayon, kahit na nagkaroon na ng desisyon na atin yon, ayaw nilang i-honor at sila ay powerful na bansa. Tayo ay gumagamit ng kumbaga ganitong principle, right is might. Ang sa kanila, might is right. Dahil malakas sila, sila ang tama. Sa atin, dahil legal ang sa atin, naayon tayo sa international law, tayo ang tama. So, yan ha, ang tungkol sa South China Sea issue. Sabi ni Mario Janeta, watching from Nueva Ecija. Nice content. thank you. Sir, pa-shout out from Esperanza Sultan Godrat. Gusto po maging reservist pagka-graduate sa pag-aaral ng medisina. Sabi ni Joette Dale. Namit ko noong last week ang inyong mahal na mayor diyan, ha, dating ABC president, ha, Joette. Napalitan na pala, parang nag-counselor na si ano, di ba? Si dating mayor Latog. Kaibigan din natin. Sir, nadestino po ba kayo sa Zamboanga del Sur? Hindi ako nadestino pero nakapag-operate ako somewhere in Zamboanga del Norte sa Sirawai. Noong ako ay nag-test mission sa Sirawai bilang member ng Scout Ranger Class 121. Sabi ni Happy Boy, Dread Luck. Sir, pag-greet naman, kahit late na, happy anniversary, 4th Scout Ranger Company, and pa-shoutout, 2nd Scout Ranger Battalion. Sana po maging ranger din ako. Ayun, so sa mga members ng 4th SR Company, dati yan ang mga warriors nung ako ay tiniente. 4th SRC, 6th SRC, yan ang mga warrior noon, no? Pati 1st Scout Ranger Company. Kung nung kami itiniente, kapag mag-agawan kami ng unit, doon kami sa tatlo na yon ang gusto namin dahil lahat ay nakabase sa Mindanao. Shout out naman, nakapunta ako dyan sa Syukon. Sabi ni Darwin, may mina pa kayo ng copper concentrate dyan ngayon sa lugar. Naalala ko, binintahan namin ang diesel yung nasa bangka, kapalit na ISD, yung ma-elef daw. Ito, LAPD, si Mysterium Dominos. One by inspiration, you remind me of my dad. Greetings from LA, sa Los Angeles. James, Officer 3, James Velasco. Oh, thank you sa panonood, James. Regards sa mga kababayan natin dyan at ipaabot ang aking mainit na pagbati. I used to stay in Los Angeles, no? May mga kaibigan tayo dyan, Grida family. At doon sa Riverside, doon nakatira dati ang aking mista, nakatira din ako doon sa may Riverside, California. Malapit lang yan sa LA. Sabi ni Albi, paano ba napipili sa PMA ang mga pinag-aaral sa US, Korea, Japan? So yung mga pinag-aaral doon sa ibang bansa ay mayroong exam. Kung ikaw ay makapasa, eh kayo ay mag-compete. Marami yan. Physical, medical exam, so palakasan, sa katawan, push-up, sit-up, takbuhan yan. Kasama yan lahat. Sabi ni Adong, Sir, nakita ko picture niyo ng uncle ko na si Police Major Kuntong. Napag-usapan ka namin doon sa Dato Piang. In regards mo ako sa kanya, kay Major Kuntong, kamo... Pagbalik ko, ha, pa-picture kami uli. Sama ka, ha? Sama ka. Bakit 50 years na hindi pa rin naubos ang NPA? Sabi ni Rox Pestanyo, that is a good question. Ang NPA, ang problema sa NPA or sa communist insurgency ay hindi pure military problem. Kahit patayin mo lahat ng mga armadong grupo, hindi matatapos ang NPA. Dahil maraming mga components ng problema na dapat ayusin. Ang pagkakaroon ng armadong grupo ay symptoms ng mga malaliman na mga problema. At unang-una sa lahat, kung wala ang Communist Party of the Philippines na tuloy-tuloy na nagsusulong ng karasan, ay malamang mawala ang NPA. Sa talagang
sinasadya nila yan dahil ang kanilang end state, strategic end state, ay mabawi ang kapangyarihan ng gobyerno. At ang iba sa kanila ay nasa politika, ang iba ay nasa mga NGOs at maging mga ahensya ng gobyerno ay napasukan ng mga CPP members sa pamamagitan ng kanilang community organizing activities. So, mantay-mantay kayo ha. Baka magising na lang tayo, maging komunista ng ating bayan. Huwag nating payagan yun. Okay lang naman kahit ano yung pananiwala natin sa politika, pero pag gumagamit tayo ng karahasan, hindi naman natin dapat i-welcome yan. Sabi ni Jowet, Sir, pa-shoutout from Esperanza, Sultan Kudarat. Gusto ko mag-reservice. Yes, punta ka sa nearest na CDC. Meron dyan sa Isulan. No? Pwede kayo mag-apply doon. Sino pa ba yung andito? Si Enraal Robag. Salamat, Sir, sa mga idea na gamit ko in service, lalo na sa panood ko ng mga vlog. That's good, ha? Yan importante. Yung sa akin ay sharing of information para magkaliwanagan. Oh, sabi ni Evie. Shout out kay Ron. Hulaan mo. Nasaan si Ron? Hulaan mo. I-text mo. Maging AFP chief. Oh, maging AFP chief. Siguro, tsambahan na lang yan. Oh. AFP chief daw. chief ng firing range. Pwede yan. Okay. Sir, sana mabigyan ng pagkakataon na makita at makamayan makapagpa-picture. Si Amigo Ilonggo. Te! Pwede man eh. Adain ka pa subong? Oo. Na-assign ako dyan sa Iloilo dati ha. Nilumel Nieves, Sir, pa-shoutout from Albay. Pwede po daw mag-exam. Pwede. ELS pa, Sir. Pwede. Pwede yan. APSAT. APSAT. Pwede yan. Oo. Ano man pa di? Pwede yan, ha? Good evening, Sir. Paki-shoutout. Watching from Dipolog City. Mabuhay po kayo. Sabi ni Bantay Bayan. Gonzales MacArthur. Good evening po. Okay. Pa-shout out Ka Aris Brosas 14IB. Ka Aris Brosas. Sabi ni Jack Medel, pa-shout out from Isulan, Sultan Kudarat. Oh, andiyan ako noong unang araw ah. Jack, andiyan ako natulog. Kong TV, Sir, good evening. Kung may kuta pa ba sunod ta? Of course, every year mayroong kuta 'yan, ha? Ah. Foreign power na ang pan-armored na. Sir, sa tingin niyo, meron po bang third party or foreign power organization na nag-fund sa o nag-arm sa mga rebelde sa Mindanao? That's possible. Ang tawag doon, proxy wars, no? Uso kasi yung proxy wars. Halimbawa, ang proxy wars sa Afghanistan noong as a result of the Cold War ay parang nababahala ang United States of America sa pagpasok sa impluensya ng Soviet Union dahil pinasok nila ang Afghanistan noong 1979 in support doon sa Afghan Communist Government. At ang nangyari dahil doon sa iniisip nila na lalawak ang kapangyarihan ng Soviet Union ay sinuportahan naman ng mga Amerikano ang Mujahideen. Sino ba yung Mujahideen sa mga panahon na yon? Yun ang yung mga taga Panjshir. Kasama doon si Masud, no? Yung namatay, yung tatay ng kasalukuyang Masud. At yan ay sa Panjshir Valley. Yun yung mga Mujahideen. At pagsuporta sa Mujahideen ay sinakyan naman yan ni Osama bin Laden. So gusto rin niya na mag-explore sa lugar. Siya ay na-radicalized pagkatapos ng kanyang pag-aaral under the tutelage of a terrorist, a jihadist. At siya ay sumakay doon sa mga labanan doon. No? So yung Mujahideen ay laban sa mga Russians. Si Osama bin Laden ay nakisakay doon. So
ang sinasabi ng ano, ah, si Osama bin Laden ay sinuportahan ng Amerikano. Siyempre, sumakay siya sa Mujahideen na funded ng CIA at ang katuwang ng United States of America sa pag-armas, pagpundo sa Mujahideen ay ang Pakistan. Ang Pakistan naman, bakit nila ginawa 'yon? Dahil ayaw malaman o ayaw malaman ng Amerika na itong pera nila ay nag-channel sila ng pera para sa Mujahideen kalaban sa Russia. Okay? So, yan yung sa Cold War. Ayaw nila na parang direkta nag-confront ang Russian Armed Forces at saka US Armed Forces. So, meron silang proxies, no? Yan ang ginagamit. At yung Pakistan na sumuporta, tuwang-tuwa din sila. Sige, sabihin natin a percentage ng pera na galing sa Amerikano ay ginagamit naman niya para pondohan ang Laskar-e-Taiba. Iyon ang mga Muslim na mga mandarigma na nakipaglaman para sa Kashmir. May tinatawag doon na line of control, no? Doon yung gera between India and Pakistan. And the tension started back in 1947 noong iniwan ng British ang India. Sakop ng part ng empire ang India noong araw. Wala pang Pakistan, wala pang Bangladesh noong araw, pero nagkahati-hati yan after 1947. Ang Bangladesh ay 1971, ang Pakistan ay 1947, yung sabi nila, o sige, line of control dito, drawing-drawing lang sila sa mapa. Yung Muslim doon sa North, ang India, o ang Muslim doon sa kabila, yun ay yung Pakistan. At ang mga Hindu ay dito sa kabila. So yan ang nangyari, ha? Nagkagulo-gulo hanggang ngayon. Jubel Ilson, hi po sir, good evening, pa-shout out po sir from Barangay Baganihan, Marilog District, Davao City. Oy, oh, galing ako dyan, Jubel, ha? Meron akong mga alaga na mga tribo dyan. Kasama ko dyan si Shelmar, ha? Mangkal. Ha? Yung mga PNP natin na RPSB. Yung mga nasa looban na mga tribo, meron tayong pailaw dyan. Tumutulong tayo sa mga mag-aaral at mayroon tayong mga projects diyan, ha. Ang tawag doon sa community support program. Isa ako sa tumutulong diyan, katuwang ko diyan yung mga kaibigan natin sa ibang bansa. Ganito, malapit militar civilian, malinawan katanungan sa aming civilian. Sabi ni Dendo Marley Dress. Sabi ni Ezekiel Gao, Sir, nadestino ka ba sa Marawi? Nagkaroon po ng Marawi sis? Hindi. Hindi ako na destino doon. Nakabisita ko after the Marawi Shades kasi gusto kong aralin ang pakikidigma doon, so napasama ako kay Colonel Sami Yungke. Inikot namin yung lugar, paanong diskarte nila, dahil ika pa nga, kung hindi mo personal na nalalaman, you learn from others, ha? So yung history doon ay aking inaral sa pamamagitan ng aktual na pagbisita at nagpakwento ako mismo sa isang mandarigma na si Colonel Sami Yungke. Sabi ni Inrael Robag, future commanding general, ikaw bulatik ka talaga ba? Ha? Inrael. Sir, pahabol, sabi ni Mario, possible kaya na total gun ban sa Mindanao? Kasi nung andyan ako, kahit sa public market, may nag-display na barrel sa baywa. Pero siguro, iba na ngayon. Iba na ngayon, hindi na pwede mag-display. Military lamang ang pwede magdala ng barrel doon. Ha? Yan. Pwede mga, sabi ni Carl De Castro, Sir, pwede bang makapasok sa Army if colorblind? Ganun ba yan? Colorblind? Hindi pwede. Dahil hindi mo makita ano yung green, ano yung yellow. At may mga pagkakataon na talagang, halimbawa, hostage taking scenario, sabihin sa'yo, ang hostage ay kulay yellow. Okay? Ang target, yung hostage taker ay nakapula. Ngayon, colorblind ka, paano mangyari yan? Panay gray ang nakikita mo. Hindi mo ma-distinguish kasi ang paggamit ng puwersa ng sundalo ay mayroong tinatawag na principle of distinction. Yan ay naayon sa Geneva Conventions na kung saan kung kami ay gumagamit ng karasan to solve problems, ha, ay sumusunod kami sa batas pakikidigma o yung tinatawag na international humanitarian law. At doon sa provisions na yon ay
kailangan we have to protect the non-combatants. Okay? So, yan. Ay, tandaan nyo yan. So, may rules of engagement. Rox Pestanio, ano po ang solusyon para mawala ng insurgency sa Pilipinas? Magandang question yan. Kasi kung hindi natin masasagot yan, sayang ang buhay ng mga sundalo. Kasi sabi nila, pag may insurgency, may mga rebelde, ipadala ang sundalo, bumbahin, barilin dito, barilin doon, matapos ng insurgency. The answer is no. Pag tinatawag natin na counter-insurgency o ang paglaban sa insurgency, ang malaking porsyento ng effort ay non-military solutions. Kasama na dyan ang papakita ng serbisyo publiko, ang pagpakita ng pagmamahal ng mga lingkod bayan sa sariling mga mamamayan. Okay? So kapag makuha mo yung loob ng mga tao sa pamamagitan ng serbisyo publiko at pagparamdam ng pagkalinga sa mga tao, ay napakadaling sikupin ng mga tarantadong gumagamit ng karahasan. At doon sa mga gumagamit ng karahasan ay mahati mo pa into two groups, yung corrigible at incorrigible. Ang corrigible ay yung mga naloko lamang. Walang kaalam-alam sino si Joe Masison o sino yung mga namuno, mga pinuno nila, ano yung ideolohiya nila, yun ay mga corrigible, naloko lamang. Ginamit lamang ang mga issue para sila ay malinlang para maniwala na ang karahasan ang sagot sa mga problema ng ating bayan. Therefore, kung gamitan mo ng karahasan, walang katapusan, di ba? So, yan niya. Kaya, hindi matapos ang insurgency kung ang civilian leaders ay magpapabaya sa kanilang trabaho. O kung hindi nila gamitin ang pondo ng bayan para magkaroon ng serbisyo. Ano yun? Health services. Health, medical services. Yung livelihood opportunities para sa mga tao. Infrastructure. So, yan lahat. Wala naman yan sa military. Hindi namin pwedeng barilin ang kahirapan, hindi namin pwedeng mumbahin ang kamangmangan na kasama sa mga rason bakit mayroong nalinlang para gumamit ng karahasan. Ano po ang role namin mga security guards? Sabi ni Rap Rap TV, in times of nation security crisis. Sa panahon ng gera, yung mga security guards, ang trabaho ninyo ay sa loob ng mga building, siguraduhin ninyo yung hindi mapasukan ng mga terorista. Sa amin ang sa labas, sa inyo ang sa loob. Pero kung sinasakop na tayo ng ibang puwersa, mga dayuhang puwersa, kayong mga security guard, yung mga 38 ninyo, ay gamitin natin para barilin natin yung mga puwersang mapanakop. Ha? Part na kayo, magiging part kayo ng auxiliary force ng Armed Forces of the Philippines. Alright? Mm-hmm. Sabi ni Darkwing, winning the battle of hearts and minds. So, I think wala na kayong mga question. Napakahaba ng ating talakayan. Ako ay nagpapasalamat at kayo ay tumatangkilik. I-share ninyo sa inyong mga kaibigan ang ating content. Meron ako sa Facebook, meron akong FB page. Pangalan ko, Harold Cabunok. At meron din akong isa pa, Ranger Kamonski's Blog. Bago ko yun na page. Na aking itinatag para mag-share din ng mga information about the military and our service. Nang sa gayon, ay yun nga, mas marami makakaalam, ano ba talaga ang trabaho ng mga sundalo at paano makaambag dito ang ating mga kababayan, no? Dahil hindi lahat ng solusyon sa problema ay barilan. Maraming salamat once again at ipaabot ang aking pagbati sa lahat, lalo na sa mga taga Sultan sa Barongis, taga Dato Piang, Dato Salibo, taga dyan sa Libutan, yung mga naikot ko na lugar. And of course, sa taga Isulan, sa taga Takurong, Dato Paglas, tumawag sa akin kanina, nakausap ko si Vice Mayor Tong Paglas. Hindi kami nakita. Sa sunod, Vice Mayor, magkita tayo. And of course, sa mga taga Lutayan, Sultan Kudarat, yung mga kaibigan ko, kagaya ni Princess Rihan Sakuloran Abdurajak at ang kaniyang asawang si Police Lieutenant J-Boy Abdurajak, si Dato John, sila VGR Raden Sakuloran at si Ate Bay Ruth Sakuloran. And of course sa lahat ng taga Coronadal, lalo na sa aking kaibigan na
andyan sa sentro ng Coronadal, kagaya ni Mr. Borja, si Alex Borja, kaibigan ko yan. And sa mga lahat na andyan, sa mga kaibigan ko na nasa General Santos City, lalo na kay Gina Gawan, regards sa inyo lahat dyan. Maraming salamat at bye-bye. Magandang gabi sa inyo.